Magandang araw po mga kababayan, lang po sa Pinilakbay. Pupunta po ako ngayon sa second hand shop kasi mayroon po akong project para po sa gardening show. At ang yelo po ngayon yan, nag-i-snow na naman ito, medyo nag-i-snow po ng konti at malamig. Kaya yung panahon po ngayon, iba-iba dahil mas mahaba po ang winter ngayon. Dati, last year, April, konting-konti na lang yelo, halos natutunaw na lahat. Ngayon hindi. Ngayon nakikita po ninyo. Abot na hanggang dibdib po sa harap, saka sa likod po. Sa mga kabahin po natin sa Pilipinas, ingat po. Huwag na po natin painitin ang panahon, lalo na doon sa mga buisit ng mga marites. Tapos tayo sa second hand shop. Napakarami pong yelo. Naku naman, sana kumbala. Kasi pag kumbala po, matutunaw po agad yan. Ay, naku. Alam niyo po ba na ang yelo, ang snow ay parang mga marites? Opo, pag inulan yan, biglang mga magdi-disappear. Pero sa panahon yun, mga palos ng mga bruha na yung mga impacta na yun. Kung saan-saan nagsusuot. At ngayon, mas social na po sila. Yes. Take note, meron na pong GC, may social media na, di ba? Kunyari mga tahimik, kunyari mga hindi gumagamit ng Facebook pag nagmakagkwentuhan. Pero, pag magkakaharap mga aswang, alos magkapalitan na ng mga ngalangala. Ayan, ito po yung pangalan ng second hand shop, Konti. Konti lang mauubos sa wallet ko. Big po sabihin ng konti, container, yan. Speaking language. Ayan po mga kababayan. Diba? Nakabili na po ako. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Pagkakatsa pusin. Ayo. Kita isi ko minun ka da si Sala. Eh, taro. Okay. Lebe ba? Ang kasi mo ako. Yaw mo laon. Okay. So, tos. Ay nako, humihinga pa rin po ako ngayon, syempre. Napahiya po ako kanina. Kapag malamba naman akong mandurugas. Siyempre nagtrabaho rin po naman ako sa shop as cashier seller. Kaya naintindihan ko naman po. Kasi ang tagal ko kanina sa second hand. O diba, nagigot-igot ako. Hindi naman po kasi ko kumuha ng mga video dahil napaka-limited lang po. Kaya pasimple po kumuha dun sa mga bibiling ko po, yun lang. Pero pag pinanay nyo po yung pagkukuha ng video, yun, kaya-questionin na kayo. Hindi ko alam. Nag-iisip din ako dahil bakit pagkamalan akong mandurugas. Siguro dahil ang tagal-tagal kong nag-iikot sa shop, sa second hand shop, siguro almost 1 hour. Siyempre nag-iisip po ako ng theme para po sa aking garden. Dun sa iniisip ko na i-showcase na aking mga creations. So, diba? Kaya yun. Siguro yun dahil na kaya siguro iniisip nila ang tagal nitong unggoy na to, ano kaya harbatin ito? Ayan pa, dito na po tayo sa bahay. Yung mga ilang binili ko, pakita ko po sa inyo mamaya. Ito, binili ko po ito, itong kupita. Siyempre, meron na naman po mga project-project. Lalo na pag nalalapit na po ang summer, gumagawa po ko ng mga artworks. At siyempre, gumagawa po ko ng mga sample. Yung mga ginagawa ko dito sa bahay, naiipon sample, pero may mga umu-order. Pero hindi ko na po regular ginagawa dahil syempre makabulin ako ng tax office. At mga baka may inggitero at inggitero na may report sa tax office na ito. Nagbabayad ng tax. Ayun ako, ganun po talaga. Ayun po, bumili po ko ito. Plastic po ito, napakaganda ko, pita. Pero meron po akong planong gawin po ito. At ito naman po, parang ano po, base, social. Pero gagawin ko po itong bangka. Sa mga susunod po ng project. Maganda po yung plano ko po dito. May pakikita ko po yung tatlong binili ko pa. Tiga ano lang naman po ito, mga 1 euro, 2 euro. Ito kasi po, designers. Ano eh. Designers pa ito, kaya 3 euro. Hindi na po, pero binili po ito sa shop. Ano po ito, mga 15 to 10 to 15 euro. Sa mga ordinary shops. Dali, kalimutan ko. Tatakamin ko nga pala kayo. Pero mo dito manggat mag-o. Kung walang pong kutsara. Ayan, napipis ko na yung tiyanggo.
Eh, which I don't issue. Doon po sa nangyari po sa kanina sa shop. First time ko lang po talaga na-experience. Nagkataon po nung paglabas ko. Di ba nagbibidyo po ako? Kataon may lumapit. Kasi matagal po ako sa shop siguro. Hindi ko po alam, mga less than 1 hour o 1 hour. Talagang naghahanap po ako talaga ng mga details. Pag nalalapit po kasi dito ang summer. June po kasi summer po dito eh. Hanap po talaga ako ng mga materials na ginagawa kong sample para sa gusto kong ibenta. Seasonal po kasi yung Baltic na utak ko sa mga artworks. Tsaka pag pinos ko po yung iba talaga sa mga online shops, dami po talagang bumibili. Tapos iba naman po, napapa-auction po. Ah, di ba? Online din po yun. Pero wala po tax yun kasi hindi lang po regular na trabaho. Mabagay, depende po sa mood ninyo. So, yung nangyari kanina, normal lang po yun. Pero medyo na ano po ko, nailang siyempre. Takam na ako dito sa manga. Bago ako tumal, kailangan ko muna ng enerhiya. Yung kamay ni. Sinasugatan yung kamay ko ng... Pagkais dito sa bahay. Sarap. Kasi yung sili. Normal lang po yun, pero siyempre, first time maranasan ko po yung gano'n na ginojo ko mga kong mga karbate, more mandurugas. Baka sa mata talaga nila, mukhang akong mandurugas. Ano? Tulad po na sinabi ko po kanina, nagtrabaho po sa shops. Dati po, binabiblog ko sa isang grocery supermarket. Parang department store na rin, parang ganun, mix. So, trabaho po doon ay cashier, sales clerk. Combined po, dati pa po yun. Pero proud po ko doon dahil yung dito, pag ganun po trabaho po ninyo, ulitin ko po. Dito po kasi kapag nakapatapos kayo, tapos para kayong trabaho, mag-iba po yung sweldo po ninyo. Parang unfair po, ano? Kasi binabase po nila doon sa pinag-aralan. Ganun po sila dito eh. Kaya in-upgrade po nila yung sarili po nila para tumas din sweldo. So, tapos na po tayo doon. Nagtrabaho po ako sa shops, ganun. Hindi po nila sisigawan na yung gwardiya na, I mean, madrugas na dito, makpo. Hindi. Nakaranas na po ako ng ganun kasi once na nag-beep yung may sensor po kasi mga pintuan. Once na nag-beep yung pintuan, hinto po talaga yung mga tao kaya lalabas. So, mostly nahihiya sila. May mga shoplifters po talaga dito na nahihiya sila. So, gagawin na lang namin, iraradyo namin yung gawin niya. Meron pong mga code kami ginagamit. So, hindi sila dadaan sa sarap sa likod po. Nakahanda po talaga lahat yun. So, nahabol po talaga nila. So, nangyari naman po sa akin, wala naman pong sensor dahil second hand shop naman po yun. Maliban na lang po kung may mga bilog yung sensor na nakadikit. Na mamahalin po yung produkto. Yung kinuha ko naman, hindi naman mamahalin. 1 euro, 2 euro. Pero pag lumagpas na po ng mga banda ng small item, pag mabol na ng 15 euros na po yan, may mga sensor na po yung sensor. Tsaka wala naman po. So, nag-ikot-ikot po kasi ko. So, kumuha ko ng video. Sige, siguro nakita rin sa camera, kumukuha ko ng video. Baka inisip niya, may style ako, paano ko mandugas. Which is hindi naman, di ba? So, paikot ako kasi inisip ko talaga yung theme na gagawin ko po dun sa art na pakikita ko po sa inyo mamaya. Talagang pinipili ko po yung materials, yung detail, yung detalyado ng mga figurine o ng mga estatwa na gusto ko po talaga akma-akma po dun sa gagawin ko pong art. Dito po kasi ayaw po nila masyadong colorful. So, pag nakita po nila yun, alam ko na ang gagawin ko sa susunod yun. So, pinipression ko po. Pag maliit, mga to dalawang characters lang, dalawang halimbawa. Si Donald Duck at may hawak na basta kung isang character, may presyo po. Pag maraming characters, mas maliit. Pero yung pakikita po sa inyo mamaya, maraming characters kasi full cast po yung nilagay ko sa canvas. Kanina talaga, kalmado lang, ganun po. Ito po kasi kalmado lang, kailala ko na po yung mga tao pag nanita po sila. Saka dito mabilisan. Kasi nakita naman nila na nakasupot lahat, nakapapil lahat. Kasi kung dunugas ako, di ba magmamadali ako.
Bago isa-istan naman po, sabi ko, pag binigay ko niyo po yung bag po ninyo, parang doon na po nagpre-representa, ay, hindi to mandurugas. Mukha lang mandurugas. Doon na po na, ay, sige, hindi namin. Ibig sabihin, generator mo, ibig sabihin, wala. Tapos, hindi pa po tapos yung kanina yung nangyari sa yung may translation na in English, Tagalog pala, na kala nyo, tapos na hindi pa po. So, pinapasok ko sa loob, tinanong ako bakit ang tagal ko sa shop. Yun lang, siguro mga 2 to 3 minutes sa counter nila, may opisina doon. Sabi ko, kasi nagbablog ako, kumuha mo small clip. Sabi, hindi, wala naman problema. Wag lang daw nakaka-storbo sa mga customers at huwag kukuha ng tao. Hindi naman ako kukuha ng tao. Alam ko naman yun. Sasabi nila, kukuha daw po ako ng video ng mga Tagalog paalam. Pero sa pagganon, okay lang daw po yun. Exempted naman po yun. Sabi nila, sino pasesya pa po sila. Pasesya na kasi, siyempre, sumusunod lang kami sa protocol. Sabi ko, hindi. Nagtrabaho din naman ako sa shop sa grocery department store na ganyan naman. Walang problema. Kaya kalmado. Kasi wala ka naman dinugas. Hindi ka naman matatakot. Nataba pa nga po sila na mukha lang naman ako mandurugas. Kasi di pa ako papagupit. Ayan. Napapagkaman na natuloy akong mandurugas. At wala po sila. Tapos sinanong po nila yung syempre kung totoong vlog-vlog po ako yung pinakita ko po sa kanila yung English channel, yung Benson Dulos. Hindi nila po yung pinilangang lakbay. Sabi ko ito, meron akong 7,000 plus almost. 7,000 plus subscribers sa Benson Dulos English na nakita po nila. Sabi, meron din naman akong mga in Tagalog channels they want to see. Sabi ko na sa kanila, enough na. Tapos sila po nagpasaya. Sabi na, hindi, sabi ko hindi kayo magpasaya. Kasi natural lang naman yan. Walang problema. Hindi lang din masaya. Pasensya na, pagkamala ka talaga namin manduro kasi. Kasi sunod, maliligo ka bago ka pumasok dito. Parang ganun ba sasabihin ganito? Kasi ganito. Kung ano lang nasuot ko, kanina punta dun eh. Yun, yun lang po. Yun lang. Akatawa po, ano. Ganun po dito sila kalmado. Kapag may mga shoplifters, hindi po sisigaw. Relax lang. Mga ganun. Kakaiba po talaga dito eh. Pakikita ko na po sa inyo yung mga ibang binili ko at yung gagawin ko pong creation. Di ba? Ayan, ito po yung binili ko, mga usa. Yan, tatlo. May binili rin akong mga pot of planters. Pakikita ko po sa inyo mamaya. Bakit po ako bumili nito? Nilagyo po muna dito sa ilalim ng halaman kasi meron po akong pinaprepare para showcase ko sa mga kaibigan kong ingitero sa Finland. Hindi, joke lang. Yan. Kasi syempre, may order din po sa akin ng mga 3D mixed media, hindi pala 3D, mixed media na painting. So, kumikita pa ako. Hindi ko pa siya pending post yun dahil for personal display. Ayan. Gagawa po ako ng shelf. Pero ano po ito? Mixed media. Ito po gawa po ito sa expired na mga trigo. Tapos clay. Shonda ship po ang theme. Tapos ito sa ilalim, lalagyan ko po ng shelf. Patungan ng mga usa. O, di ba? So, pag nakita nung mga kaibigan ko, pag nagpagawa sila, ganun. Extra datong. Ayan po mga kabayan. Dalingin, mangga ko. Ano yun na pa? Ang mangga hilaw po, pwede nalagay niya sa rep. Pwede lang masyadong nalagyan na asin. Malutong pa rin. O, di ba nakaka-excite po yung ginawa kong creation? Isa po sa paborito ko po yun, yung Shonda Ship. Habang hindi po nakakalam, type nyo lang po sa Google o sa Facebook. Nakakatuwa po kasi it's about farming. Eh, mahilig po ako sa mga halaman. Saka nakakatuwa yung mga characters. Walang pagsasalita. Talaga yung ginawa dun sa mga kaliyo, mga movement. Lahat po yun handmade. Hindi po 3D o AI animated. Hindi po talagang gawa po. Saka may po bawat bawat scene. Kaya gusto ko pa panoorin yung Shonda Ship dahil wala,
parang simple, nakakatawa yung humor na doon. Sinabi, wala naman ako sarili. Less is more, ibig sabihin, talk is cheap, ibig sabihin sobrang ingay. Walang sense na mga pinagsasabi. Minsan nakawalang gana. Pero yun, walang sinasabi, nakikita yung expression, emotion. Yung pagpapatunay na action speaks louder than word. Di ba? Paborito po yung Shaun the Sheep. Kaya pag may nakita po mga tupa na parang katulad ni nung mga characters na Shaun the Sheep, ako, pibili po talaga ako. No? Pero nga po, stop 10 na pang Christmas, nado po sa may sofa, di ba? Parang yung character Shaun the Sheep. Ay, yun. Paano po mga kabayan, mababag po talaga ang kaligayahan ko. Bakit hindi ako nag-iimbis sa mga motor, tricycle, mga sasakyan? Kasi nasa isip ko po, iniisip ko ngayon, ano ba yung importante? Ano ba yung mas makakapagpasaya sa mga magulang ko? Ayan, andyan po sila. Habang kasama ko po sa mga kapatid ko, uuwi po Pilipinas, pag nandito po sa Pilipinas, ano ba yung mas mahalaga pag kasama ko po yung mga kaibigan ko? Hindi ko po masyado kasing lagi iniisip ko ano yung gusto ko eh. Iniisip ko po kasi ano yung kailangan ko. Mga simpleng bagay po na nakikita po niyo, mga small na figure, mga ganyan. Pag-aalaman ko po. Sobrang saya mo na po doon. Lalo na kung magtatanim, kung paano po ng tagaraw. Ako. Lahat naman po kasi tayo may iba't iba pong kasiyahan. Kaya doon sa mga magulang, pag nakita po yung anak po ninyo na nag-umpisa mag-drawing, huwag niyo pong pipintasan. I-ano niyo po, bigyan niyo po ng motivation and courage. Bigyan niyo po ng lakas ng loob. Para po itiwala sa sarili, mas tumaas. Ano ba, siyempre, kung medyo natatawa sa darang anak niyo, pigilin niyo na yung sarili niyo. Sarilihin niyo na lang. Ay, ang cute naman niya, anak. Huwag sasabihin ko, parang, ano ba yan? Ano ba yung dinawa? Aso ba yung dagayan? O leo ba yan? Kakaiba ba ganun? Tanungin niyo po yung bata na maayos. Anak, ano ba yung pamangkin niyo? O, ano ba yung dinawa mo? O, explain sa inyo, bakit ganun? Ah, galing naman! Sige, gawa ko pa, tuloy-tuloy mo lang yan. Magkakaroon ng lakas po ng labang mga bata. Dito po sa pagdodrawing, sa pagtatanim. Ano ba, mga magulang na sabihin, ano ba yung pinagtatanim mo na yan? Puro mga halaman, di man napapakanam, talaga na ng mga magulang. Parang yung motivasyon ng bata ay nawawala. Pwede niya naman sabihin, maaw, ganda naman ang mga tanong mga anak. Kasi halaman, mapadama po, nagbibigay po sa atin yan na oxygen. Diyan po nagagaling ng oxygen sa mga halaman. Kaya huwag niyo po sasabihin na halaman. Pwede niya naman sabihin, oh, ganda ng mga tanim ng mga anak ko, galing. Baka gusto mo try mo rin magtanim ng mga gulay. Munggo, madaling tumubo yun. Magan, mga pechay. Tutulungan kita. Kailangan po siyempre ng cooperation po ninyo. Kasi ang maginagawa ko po ngayon, bakit po gantong simpleng mga bagay binibili ko? Kasi naalala ko po nung maliit po kami. Magpupunta po kami sa mga bahay. Nakikita po ako ng mga figurine, mga maayos na bahay. Sementado ang mga lupa. Sobrang natutuwa po ako. Pag nakakita po ako ng isang bagay, ng isang lugar, tumatatak na po sa isip po yan. Sa isip ko, sana makagawa din ako ng ganun. Sana magawa ko rin. Kaya yung binigay po siguro sa akin ng Panginoon yung ganito pag meron po akong alam sa pagdodrawing, sa pagpipaint, sa molding, sa pag-wood curve. Ibig sabihin, ay kaya sa akin, binigay siguro ito ng Panginoon para hindi lang ako yung sumaya. Hindi para magawa ko yung dating gusto kong gawin. Kaya pala ito binigay sa akin ng Panginoon kasi may mga ibang tao din para na masasaya, mas makaka-appreciate ng mga ginagawa ko. Ganun po, di ba? Napakasalo. Kaya gawin po natin, mas maging mabuti na lang po tayo sa kapwa at mas maging mabuti po tayo sa sarili po natin. Kasi habang tinitingnan po natin na ang hindi kagandahan po sa ibang tao, hindi po tayo magiging masaya. At kapag hindi po nakikita natin ang kamalian natin at sinisisi po natin sa ibang tao, hindi po tayo magiging masaya. Maging mapagkumbaba po tayo, wala pong, hindi po natin kakamatay na humingi tayo ng tawad kapag nagkamali po tayo. Huwag po tayo maging mapagmataas. Lalo na po sa pamilya. Paano po? Maraming salamat naman po sa inyo oras na inilang sa pinilangang lakbay. Naway say po lahat. Basta lagi po tayo, excuse me, positive vibes, good vibes. God bless nga po lagi, magandang araw. Labalan!